May Mendoza pinatama ang maigi si Alden Richard sa mga lyrics ng bagong album niya. Kanina nga lamang midnight ay inilaunch na ang bagong album ng phenomenal star na si May Mendoza na may title na Parang Kailan Lang. At kung kayo ay updated at nakapakinig na nito sa Spotify at YouTube channel ng Universal Records, ay mapapansin nyo rin na tila may pinatatamaan nga si May Mendoza sa bawat lyrics ng kanyang bagong kanta. Top comments muna mula sa ating previous video mula kay Miss Olive Ombrog. Maganda update mo, admin, kaya nga po kampante ako since 2015 na mag-asawa na yung Alden and Min kasi po kung napanood nyo lang po yung mga Kalia serya nila dati, hindi love team ang dating. Kasi yung mga kilos nilang dalawa ay mag-jowa or mag-asawa na sila. Sweet nila, di ba? Kasi kung love team lang, hindi ganun ang mga kilos kahit on and off cam, nakikita mga galawan nila na sweet. At may nakita akong wedding nilang dalawa, ang visitors nila halos naka-red ang mga gown ng mga babae. Mga artista sila Dongyan Belo and partner Joyce Bernal. Marami pa nga ata, tsaka si Bossing and JDL, mga naka-coat and tie na black. Kasi ang Kalia serye, si Bossing naka-barong Tagalog, pati si JDL, pati parent both parties. Andun Mendoza and Paul Carson, nasa YouTube yun. Kaya up to now, 2020, kampante ako, I'll dub me charge forever. Yun ang ating first comment mula kay Miss Olive Pombrog, na isang certified and true-blooded EDN. Top comment number 2 naman mula kay Miss Norberta Whitby. Napanood ko lahat yun sa EB. Sabi nga ni Maine, gusto lang niya maging housewives, mag-alaga ng mga anak at magluto para pagdating ni Mr. may pagkain na. Ang pinagtaka ko, yung pumunta sila Alden at Maine sa London at Germany kasama mga tubiera. At walang familying kasama sila Alden at Maine, kahit si Uy Coco at Mama Ten hindi kasama. At tatlo lang yata picture nila doon, walang inilabas na mga pictures. Anong ginawa nila doon? Walang sinushoot na movie, walang TV commercial. Pumunta sila doon after nung nagsagutan sila on cam sa TV. Bandang katapusan ng October, bumalik sila November 5 na. Nauna si Alden kasi may concert sa Pampanga. So the question is, where are the pictures? At hindi nga pinag-usapan sa Itbulaga. 2016 yun. So, ito naman ang komento ni Miss Norberta Whitby tungkol sa pagpunta ni Alden at Maine sa London at Germany. So, tila hindi natin nakita ang ilan sa mga sinasabing pictures at yung tatlong picture ay wala rin tayong nakita. Kaya naman mag-comment kayo sa baba kung alam niyo ang sinasabi ni Miss Norberta Whitby tungkol nga sa pagpunta ni Alden at Maine sa London at Germany kasama ang mga tubiera. Last but not the least, top comment number 3. Ito naman ay mula kay Mr. Miguel Punzalan. Well, Maine should also consider the many situations that happened between him and Alden that gave the impression that they were only friends according to her online letter number 1. She claimed that they are friends only. Alden, on the other hand, in his Thailand stint, he announced that he is single and he is available. So there is a need for the both of them to officially announce that they have revived their relationship for good. That would still be a very welcome move on their part. This also would send message to those who still insist to enter in relationship with each of them. Of course, I'll dub ADN, Aminatics, well-meaning Mainers, Aldenophile and other independent groups here and abroad. So go Alden and Maine, make it official once again, and this time it should be heartfelt. So ayan na nga komento ni Mr. Miguel Punzalan na sinasabing kailangan ulit mag-announce o patunayan ni Maine at Alden kung ano ang kanilang tunay na relasyon dahil ayon nga sa online letter ni Maine Mendoza ay magkaibigan lang sila ni Alden Richards, pati na rin sa sagot ni Alden Richards sa isa niyang interview sa Thailand. Kaya naman kung kayo ay may opinion tungkol sa bagay na ito ay magkomento lang kayo sa iba ng ating video para ma-feature ang inyong comment sa ating next video. Isang malaking congratulations naman para sa album ng phenomenal star na inilaunch lang kaninang midnight
na ngayon ay top 1 at patuloy ngang nangunguna sa Spotify. Ang album ng Phenomenal Star na may titulong Parang Kailan Lang ay number 1 pa rin hanggang ngayon. At padami nga ng padami ang nagda-download at nagsusubscribe sa Universal Record PH YouTube channel dahil nga sa paglo-launch ng album na ito na si Mil Mendoza. Usap-usapan naman ngayon kung paano nga ba gagawing trending ng pangmatagalan ayon sa mga solid main fans ang album na ito. At nagbigay nga sila ng ilan sa mga tips para sa mga solid main supporters, lalong-lalo na yung mga meron ng Spotify at YouTube account para daw mapanatili na trending at top hit song ang naturang album ni Main. Para sa Spotify, narito ang kailangan gawin: create a playlist with Parang Kailan Lang on repeat and stream it. Huwag daw kung hihinaan, don't mute it, play at a low volume and let it play while you sleep. So ayan, alam nyo na, habang natutulog ay hayaan lang daw na mag-play ang mga kantang ito ni May Mendoza at huwag hihinaan o huwag imumute, kailangan ay nasa low volume lamang ito para patuloy nga itong mag-play at maging hit sa ating Spotify. Para naman sa mga walang Spotify dyan at hindi nag-i-install ng Spotify sa kanilang mga cellphone, pwede naman sa inyong YouTube account dahil karamihan naman sa ating lahat ay meron ng YouTube account at nanonood niya sa mga YouTube channel. So narito naman ang isa sa mga tips para mapanatiling trending sa YouTube ang naturang album ni Main. Sa YouTube nga ay kailangan huwag kong i-repost ang video at dapat ay i-link ito. So stream on YouTube, log put off your account, don't skip ads. So malinaw na malinaw po yan, please don't skip ads, don't mute it, don't repeat. Ang kailangan ay i-refresh para yung views niya sa YouTube channel ay madagdagan. So yun lang naman ang advice sa atin ng mga solid main fans para patuloy niyang manatili sa top hit at mag-trending ang naturang album ng Phenomenal Star na inilaunch lamang kanina. So dahil fresh na fresh pa ito at nangunguna, sana raw ay mapanatili itong number 1 sa Spotify at YouTube channel ng Universal Records PH. Sa mga nakapakinig na, so meron dyan, mag-comment down below yung mga nakapakinig na ng naturang album ng Phenomenal Star na si Main Mendoza. Marahil sa inyo ay, yung iba sa inyo ay na LSS na, o yung tinatawag natin na Last Song Syndrome, dahil nga syempre napakaganda naman talaga ng kanyang pag-awit at napakasimple lang ng tono kahit naman hindi masyadong magaling kumanta. At may pagkasintunado ay madali lamang makakanta ang naturang mga album ni Main, yung mga kanta sa album ni Main. So ngayon, kung mapapansin nyo, merong kakaiba sa bawat lyrics ng kanta ng Phenomenal Star na si Main Mendoza. At tinatamaan nga dito, hindi lamang yung mga in love o yung mga nagmumuni-muni ngayong community quarantine at mga heartbroken, dahil mas tinatamaan dito yung mga solid ADN, mga true-blooded, at hanggang ngayon ay kumakapit pa rin sa fandom na Main at Alden. Bakit kanyo? Dahil nga ang mga lyrics ng kantang ito ay parang pahiwatig daw o patama ni Main Mendoza kay Alden Richards, lalong-lalo na. At ang mga kantang to ay parang pagsira daw ng pangako o yung hindi pagtupad sa mga sinabing pangako noong mga panahon na sila ay masaya pa. So try nyo po sa mga hindi pa nakakapakinig ng album ni Main Mendoza, ay try nyo pong pakinggan ang lyrics at ulit-ulitin o i-replay ninyo para naman masabi nyo nga kung tama ba ang hinala ng ilang mga ADN na ito ay isang patama sa pambansang Bay o kay Alden Richards. Meron pang lyrics dito na sinasabing mga nakalimutang pangako. At dahil dito ay lalo nga parang nasaktan o may kumurot daw sa puso ng ilang ADN, dahil habang pinapakinggan nila ito
ay naaalala nila yung mga masasayang eksena during Galia Serio days, pati na rin yung mga off-cam moments ni Namin at Alden na hindi naman daw scripted, pero feel na feel nila ang sincerity. Kaya naman maraming nag-comment dito dun sa YouTube channel mismo ng Universal Records PH at sinabi na halatang halata na yung lyrics ng kantang kinanta mismo ni Min Mendoza ay meron pa rin pahiwatig o patama sa kanyang ka-love team o dating ka-love team na si Alden. Dahil dito ay usap-usapan na naman ang pangungontra ng ilang Armin fans na patuloy pa rin na sumasagot sa bawat komento ng ilang ADN na nagko-comment sa YouTube account ng Universal Records PH. Talaga namang hindi na matapos-tapos ang sagutan ng dalawang fandom. Dahil pinagtatawanan nga nila ang mga komento ng ADN at ayon sa kanila, pati ba naman daw ang kantang ito ni Min Mendoza ay ililink pa rin kay Alden o sa dating ka-love team kahit na obvious naman ngayon na masaya na si Min. So yan nga ang komento ng ilang Armin fans at mababasa nyo rin ito pag pumunta kayo sa YouTube channel ng Universal Records. At kung mapapansin nyo, napakahaba na rin ang thread ng usapan ng mga netizens at yung iba nga ay medyo nagkakapikunan na ng dahilan sa kantang ito. So ang advice nga ng ilang mga solid Min fans, lalong-lalo na yung mga walang kinikilingan, sana naman daw ay wag nang mag-away-away sa YouTube channel ng Universal Records PH. Dahil nakakahiya naman daw na sa album pa ni Min Mendoza nagpapalitan ng comments ang mga bashers at fans. Gayong hindi naman daw ito tamang content o tamang video para mag-away-away. So yun na lang ang advance ng ilang solid fans ni May na sana daw ay hayaan munang bumulusok o mag-trending ang kaka-launch lang na album ni May Mendoza at ipagpaliban na muna ang pag-aaway o pagsasagutan ng mga netizens sa social media. So yung ibang aldab niya ngayon ay nagpapahayag na ng kanilang saloobin, lalong-lalo na at nire-retweet o nire-repost nila ang album mismo ni Min Mendoza, kasabay nga nito ang pagpo-post din nila ng ilang lyrics ng kanta na talaga naman daw makabagbag damdamin dahil syempre may sinasabi daw dito na bakit nga ba tayo nagbago. So yun ang pinaka nakaka-apekto sa ilang mga fans, yung sinabing bakit nga ba tayo nagbago, dahil syempre halata naman daw yung pagbabago sa pagsasama ni Namin at Alden. At yung isa pang sentence na nakasanayan ay biglang naglaho. Ayan. So yun ang sinasabi ng mga fans na parang talagang nakakaapekto sa kanila. At ang isa pang lyrics na sinasabi nilang patama talaga kay Alden ay binaon na lang daw sa kahapon. So yun ang mga salita na talagang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng ADN na halata naman daw na patama pa rin sa dating ka-love team ni Min Mendoza. Na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung ano nga ba ang tunay na ugnayan ng dalawa, dahil syempre lumilipas ang panahon, nagkaroon na nga ng community quarantine, ay hindi na ulit natin nakitang magkasama ang dalawa sa Itbulaga matapos ang kaarawan ng Phenomenal Star. Kaya naman aabangan natin pagkatapos ng lahat ng kalamidad na ito kung magkakaroon pa ng pagkakataon si Namin at Alden na magkasama sa Itbulaga nang hindi pinagbabawalan ng kani-kanilang management.